Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Narito ang update natin kay Bagyong Ulysses. Naglandfall na nga itong si Typhoon Ulysses dito ho sa Patnanungan, Quezon. Kanina lamang ho yan na alas 10:30 ng gabi. So at 10:30 p.m. ho siya lumapat yung pinakasentro nito dito nga sa bahagi ng isla ng Polillo Islands. At inaasahan natin sa mga susunod na oras, over the next hour ay magla-landfall ulit ito. Next landfall niya ay sa Polillo Island ho yan. And then after 2 to 3 hours ay magla-landfall ho ulit ito sa mainland Northern Quezon. So makikita nga ho natin ngayon yung sentro niya ay papalapit na nanong papalapit sa ating landmass. At sa ngayon, halos nakababad po yung eyewall o yung ito yung part ng bagyo kung saan ay may pinakamalakas na hangin at mga malalakas din na ulan. Dito po ay naka-concentrate sa Camarines Norte Province kasama na dyan ang Northern Quezon at maging ilang bahagi ng Aurora. So sila ho sa ngayon ang nakakaranas ng pinakamalakas na hangin at at malalakas din na mga ulan kung saan ay posibleng-posible ang mga pagbaha maging ang pagguho ng lupa. At 10 p.m. kanina, namata ng sentro nito sa layong 70 kilometers silangan ho yan ng Infanta Quezon and at 10:30 nga ay naglandfall na ho ito sa Patnanungan, Quezon. Ang maximum sustained winds niya po ay dumagdag pa. So ibig sabihin, lumakas pa ho ito. Ngayon nga ay taglay na ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour near the center at ang kanyang gustiness ay umaabot po sa 205 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon sa ngayon, bahagya na po itong nag-west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero kung mapapansin ho natin, may kabagalan pa rin ang pagtakbo nitong si Typhoon Ulysses. Kung kaya't isa yan sa rason kung bakit mas destructive ito at mas nakakapaminsala ito ngayon sa mga dinadaan ng lugar. Narito ang latest radar image ho natin. Makikita natin dito ang paglapat mismo ng sentro ni Typhoon Ulysses dito nga sa Patnanungan, Quezon. Yung Jumalig Island ay nakasama na ho din yan sa mata, pero yung sentro talaga niya, yung pinaka-center nitong bagyo ay naglapat ho dito sa Patnanungan, Quezon. At katulad nga po ng nabanggit ko, in over the next hour ay sa Polillo Island na po ito magla-landfall and the next landfall sa mainland ng Northern Quezon. Sa forecast track na ipinalabas ng PAGASA over the next 12 hours. So ito po yung pinaka-crucial time talaga lalong-lalo na po dito sa Central Luzon at maging sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon area kasama na ang Metro Manila. Dahil makikita ho natin tatawid mula dito sa Quezon Province, tatawid ho itong bagyong si Ulysses sa ang sentro nito sa Central Luzon. So ibig sabihin, maapektuhan ang kabuuan ng Central Luzon, ang southern portion ng Northern Luzon, ang Metro Manila affected din ho yan, ang Calabarzon na natitirang bahagi pa ng Calabarzon ay hagip din ho ng inner rain bands pati na rin ho yung outer eye wall. At sa kasalukuyan, in-expect natin na after traversing the landmass ay pupunta na ho ito sa West Philippine Sea pero 24 hours pa po yan. So ngayong gabi, hanggang bukas na mamayang madaling araw at bukas ng umaga ay asahan natin ang masamang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. 48 hours inaasahan natin base sa forecast track ng PAGASA, nasa labas na po ito ng ating area of responsibility at posible na yung trough nito ay makakaapekto pa rin sa western section ng ating bansa o particular sa Luzon, kung kaya't yung mga pag-ulan niya ay posible pa rin maranasan pero at least ulan na lang by that time. Pero November 13 pa po yan on Friday, kung kaya't sa ngayon nga iba yung paghahanda at preparation pa rin ng ating iminumungkahay sa mga kababayan lalong-lalo na sa direktang tatamaan ng bagyo. At sa ngayon nga ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa southern portion ng Quirino, sa southern portion ng Nueva Vizcaya, sa Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern and central portions ng Quezon kasama ng Polillo Islands, sa Batangas, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur. At signal number 2 naman, okay, ibabalik lamang ho natin. Sa signal number 3,
Again, pinaghahanda natin ating mga kababayan dahil ito po yung mga lugar kung saan ay malapit ang sentro, direktang tatamaan ng sentro at yung malapit sa Aiwol. So, sila po ang makakaranas ng ng mas matinding pinsala kumpara sa nearby provinces. Kaya't iba yung paghahanda. We're hoping na by this time ay nasa safe na lugar po, na lugar na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung dadaanan pa lamang. At sa ngayon, signal number 2 naman sa central and southern portions ng Isabela. Signal number 2 sa natitirang bahagi ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, sa Mountain Province, sa Ifugao, sa Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama na po dyan ng Lubang Island, northern portion ng Occidental Mindoro, kasama na rin ng Lubang Island at northern portion ng Oriental Mindoro, Marinduque at natitirang bahagi pa ng Quezon. Signal number 2 din ho sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Burias Island, northern portion ng Sorsogon. At habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Kalinga, Abra, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, rest of Occidental Mindoro, rest of Oriental Mindoro, rest of Sorsogon, central and western portion ng Basbate kasama na ang Tikaw Island and the western portion of Northern Samar. So yan ho yung kabuuan ng ating signal sa ngayon. Ibig sabihin, halos buong Luzon ho. Kung tutusin, pag nakita nyo po yung mapa natin, halos buong Luzon ay may signal po ngayon. Nagkakaiba lamang ho sa level ng signaling. Pero yung Central Luzon, basically, kasama ng Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon, nakataas po ang signal number 3. At babalikan lamang ho natin itong track natin. Base ho dito sa track na ipinalabas ng PAGASA, yung closest approach ng sentro, dahil kung makikita po natin dito, north o hilaga ng Metro Manila ang daan ho nito ng sentro. At close approach po niya po nito ay around 3 a.m. mamaya hanggang 5 a.m. mamayang madaling araw ho yan. Pero ang tinutukoy ko po dito ang sentro. Pero dahil ang sentro ay nasa north ng Metro Manila, malaki po ang posibilidad ng eyewall nito o yung parte ng bagyo kung saan ay malakas yung hangin at mga pag-ulan ay dadaanan din ho ang Metro Manila kasama na ang nearby provinces such as Rizal, natitirang bahagi pa ng Calabarzon at magay sa Central Luzon. Kung kaya't iba yung paghahanda at pag-iingat po ang ating iminumungkahi, lalong-lalo na po sa mga darating na oras dahil ito po yung crucial time para sa atin. Asahan po dito sa Metro Manila, posible po ang heavy to intense with at times torrential rains. So malalakas na mga pag-ulan din ho yun na may kasamang hangin. Narito din ho ang ating scenario dahil nga po sa update natin kay Yolisis, ito ang ini-expect nating scenario. So destructive typhoon force pa rin o mapaminsala na hangin na kasama ang malalakas na mga pagbuhos ng ulan ang inaasahan ho dito sa central and southern portions ng Aurora, northern portion ng Quezon kasama ng Polillo Islands, and the western portion of Camarines Norte within the next 3 hours. So yan, heavy damage to infrastructure and vegetation is also expected. Throughout the passage of Ulysses, destructive typhoon force winds will be experienced in areas under tropical cyclone wind signal number 3, and then damaging gale to storm force winds o malakas pa rin din ang hangin na mararanasan sa mga nakataas ang signal number 2 at medyo may kalakasang hangin dito po sa mga areas na nakataas ang signal number 1. At para naman sa ating rainfall forecast, sinasahan nga ho natin tonight, ngayong gabi hanggang tomorrow o bukas ng umaga hanggang tanghali ay malalakas na mga pag-ulan. Heavy to intense with at times torrential rains over Camarines Norte, Camarines Sur, Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Quirino, Nueva Vizcaya, and the eastern portion of Isabela. Moderate to heavy with at times intense rains over Cordillera Administrative Region, rest of mainland Cagayan Valley, Pangasinan, Marinduque, northern portion of Mindoro provinces including Lubang Island, Albay, Catanduanes, and Burias Island, light to moderate with at times heavy rains over the rest of Luzon and of Visayas. Between tomorrow naman, bukas ng noontime at
bukas ng gabi, heavy to intense with at times torrential rains naman over Zambales. So pinaghahanda na natin ngayon pa lamang ating mga kababayan sa Zambales, sa Bataan, Cavite, Batangas, lalong-lalo na ho dito sa Zambales at Bataan dahil meron din ho tayong banta ng mga lahar flow dyan. Kung kaya't ating pinag-iingat ang ating mga kababayan doon din ho sa Pampanga, kasama na rin ho ang Pampanga, Batangas, northern portion of Occidental Mindoro including Lubang Island. Moderate to heavy with at times intense rains over Cordillera, Administrative Region, Mainland Cagayan Valley, Babuyan Islands, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, rest of Calabarzon, rest of Mindoro Provinces, and Calamian Islands. Light to moderate, so yung mga katamtaman na lang na pag-ulan nito ang in-expect sa Western Visayas and the rest of Luzon. Yung center po ni Typhoon Ulysses ay naglandfall nga kanina. So another info po ito, kumbaga repeated info po. 10:30 PM today sa Patnanungan, Quezon at maglalandfall ho yan sa mga susunod na oras sa Polillo Island at sa mainland Quezon within the next 3 hours. At para naman sa ating forecast sa intensity nito ni Ulysses, after making landfall, maaari po na bahagyang humina ito, pero bahagya lamang. Ibig sabihin, by the time na dumating ho ito dito sa Central Luzon and some parts of Metro Manila, by the time na dumating yung eyewall, ay considerably strong pa rin ho ito. Maaari pa rin ho ito makapaminsala, maaari pa rin ho ito makapagpatumba ng poste o ng makasira ng mga light, ng mga kabahayan na gawa sa light materials, kung kaya't iba yung pag-iingat pa rin ho. Sa storm surge naman natin, mahalagang paalala para sa ating mga kababayan. There is high risk of storm surge with heights of up to 3 meters over the coastal waters or coastal areas of Aurora, Quezon, including Polillo Islands and Camarines Norte, habang up to 2 meters naman sa Isabela, La Union, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, and the northern portions of Mindoro provinces including Lubang Island, Marinduque, Romblon, Masbate, including Tikau and Bruce Islands, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, and Sorsogon. Para po magkaroon tayo ng visualization, ito pong orange na linya, yun po yung mga lugar kung saan ay pwede ang 2 up to 3 meters na storm surge o daluyong. Samantalang yung yellow naman ho na linya, yun ho yung mga areas kung saan ay pwede po ang 1 hanggang sa 2 metro na wave o storm surge na maaari pong maranasan sa mga areas nito dahil nga sa passage ni Typhoon Ulysses. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA. Ang next bulletin po natin will be at 2 a.m. mamaya lamang ho yan. So 3 hourly ho tayo since kahapon pa dahil nga ito na po talaga isa sa mga crucial time na kung saan ay passage or kung ta-traverse na si Ulysses. At ang next bulletin natin 2 a.m. and the next po yan is 5 a.m. na mamayang madaling araw.